Hello guys, thank you for being here and watching this video. Today, I'm talk about pre-arrival preparations prior entering to port or proceeding to anchorage area as per instructions or ship's docking. First, you have to do is comply as per your company policy, safety procedures. Now, since our topic for today is preparation prior to arrival, so ito yung mga bagay na dapat natin bigyan ng pansin prior to arrival para maiwasan natin yung mga lapses sa barko. Actually, standard na yun, no? Sa bridge, may kita nyo yan. May mga forms na yan doon in every operations. May references tayo noon, may guidelines and checklist in order to ensure na lahat ng equipment natin ay functionally, no? Una, syempre, dapat is prepare na yung passage plan mo for arrival in port. And syempre, yung vessel informations, kailangan i-prepare mo na rin yan, including the pilot card, just because may ipagpalitan ka ng information between you and the pilot. Secondly, ay dapat din ang vessel's ETA, kailangan ipadala mo doon with relevant informations, no? Kasi importante yan, kasi minsan tinatanong tayo ng ports authorities kung may mga hazardous pa tayo na kargamento, dangerous goods or any passengers on board. Kailangan ma-provide natin yan lahat ang at ma-inform natin ang lahat ng parties. Ang pangatlo is yung mga necessary cargo information figures, katulad ng draft, displacement, dapat yan ay nakasulat yan sa bridge. May whiteboard naman yan doon, dapat naka-detailed yan doon kasi some port controls tumatawag sa atin and nangihingi sa atin ng mga informations. And number 4, isa sa mga importante rin, dapat yung charts and nautical publications natin ay corrected and up to date. Lalong-lalo na yung use as per passage plan ng mga charts and publications. Then yung number 5 naman, kailangan is mayroon tayong information regarding with the latest local navigational weather warnings. Kailangan available yan doon sa charts, katulad ng TNPs, EGCs, and NavTechs, and etc. Then yung pang-anim is like tidal streams, high tide and low tide informations. Dapat calculated natin yan para ma-obtain natin kung ano yung UKC natin upon passing that channel. Pang-pito naman is lahat ng bridge equipments, engine, all critical machineries ay dapat ay functionally in good working condition. Katulad ng anchors, kailangan naka-ready yan for emergency. And bilbok, engine movement recorder, course recorder, dapat ay naka-ready rin yan, naka-print out and then naka-dated, nakalagay doon. Approach, departure, arrival, anchorage, docking or undocking, dapat nakalagay dun sa nakasulat dun sa course recorder. Bridge and engine room telegraphs, including RPM indicators, no? Dapat chine-check din natin yan. Course recorder and echo sounder, katulad ng sinabi kanina, course recorder. So dapat ay nakarecord yung position yun, date and time, kung kailan switch on as much as possible. Radars or ARPA, X-band or E-band, dapat ay gumagana rin yan. EIS, no? Dapat nakaverify yung data kung anong nakalagay, kung anong required. Dapat updated yon. Yung clocks, dapat synchronize. Engine, tsaka bridge, check din, no? Main engine tested ahead and astern, dapat tinisting din yan. Para sigurado tayo bago tayo pumasok, dapat nag-testing tayo, no? Kung sa US standard nga, according to OPA 90 regulations, no,
dapat 12 hours prior to arrival to port limits, dapat ay nakapag-testing ka. Including, syempre, yung emergency steering, dapat tinesting yan. And communications facilities, no? Including yung bridge to engine room, mooring stations, communications. Dapat na-check din yan. Portable radios, VHF communication with port authorities, fire station. Navigation and signal lights, including search light, no? Signaling lamp, all this, more sight, no? Control panels, indication lights, is very important. At syempre, nandyan-dyan din yung mga ginagamit natin for sound signaling apparatus, katulad ng whistles, fog bell, and gong system. By the way, no, kung mag-testing pala ng steering gear, kailangan na naka-manual, autopilot, tinesting yan, manual and autopilot. Tsaka yung tinatawag ng emergency changeover arrangement, no, dapat ay tinitesting yan, tinitingnan. At tsaka yung radar indicators, dapat ay synchronize lahat yan. Yung isa pa, no, naka-encounter ako, nagreklamo yung piloto ko, window wiper, no. Clear view screen arrangements, dapat gumagana yan yung wiper niyan sa bridge. And of course, meron din yung fireman pressurized and ready dapat anytime just in case of emergency. And then emergency power supply, emergency lightning and deck illuminations, dapat lahat yan ay okay. At tinesting din ng electricians, lahat ng mga ilaw ay walang, hangga't maaari ay walang busted. Okay. Siyempre, prior entering, kailangan yung mga scuppers plug sa deck, dapat naka-secured, no? Including dun sa mga drip trays, naka-flag yan, no? Sa mga critical machineries natin, katulad ng mooring winches, windlass, no? Kung may mga hydraulic jacks yan sa hatch cover, may mga motor na may drip trays, so dapat ay naka-plug yung mga scupper plug dun, okay? At syempre, dapat din ang mga duty officers and helmsmen, kapitan, o lahat ng involved ng operations ay dapat ay may tamang pahinga, no? Para maiwasan yung aksidente during the operations. And finally, pilot embarkation arrangements dapat ay prepared in satisfactory condition always, no? So guys, thank you for watching for this video. Hope na nakatulong ako at nakashare about this matter, and thank you again for your watching.